Hello, all zodiac signs. Ito na yung reading ninyo. Oracle messages tayo for all zodiac signs. Ayan. So, sisimula tayo. Aries, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, and then Taurus, earth signs, Virgo, Capricorn. Ito yung sequence, ha? Yung arrangement ko para lang alam nyo. Fire, earth, air, water. Ayan. O, Gemini, Libra, Aquarius, tapos Cancer, Scorpio, Pisces, yan. Naumay na ako dun sa ano, yung sunod-sunod. Yung ginawa ko, iniba ko lang. Ayan, maraming salamat dun sa mga laging nanonood ng mga readings natin. Here and abroad, no? At maraming salamat din sa mga laging nag-avail ng mga personal readings natin, yung mga suki natin dyan, tsaka yung mga bagong clients. At shoutout na rin doon sa nag-avail ng subscription sa Facebook at syempre yung mga guwapo at pogi nating YouTube subscribers. Yan. Meron pa rin tayong ongoing promo doon sa 50% of discount na readings natin. Kaya ano, PM lang kayo doon sa aking Facebook page yan. At kung bago kayo dito, syempre, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Simula na tayo kay Aries. Maiksi lang to, oracle messages para sa inyo. Ano yung oracle message for you, Aries? Wow, attract. The appeal of soul pairing goes beyond superficiality. Ang nafe-feel ko dito sa ano mo, sa attract, is ikaw na nakaka-attract ng mga blessings. So, kung depende yan, ha, kung positive thinker ka, no, yun yung ma-attract mo. Of course, bad karma kung bad din yung ano mo, yung energies mo. So, ayan, kung ano yung energy mo, yun yung ma-attract mo. Kaya importante, maganda yung mga minamanifest mo, positive lahat, para ang ma-attract mo ay positibo din, no? Mga grasya instead na mga ano, mga nega, no? Ayan. The appeal of soul pairing goes beyond superficiality. So, pwedeng may na-attract ka na person, no? Anything na pwede mong ma-attract, actually, hindi lang naman siya tao. Hindi lang bagay. Anything na pwede mong ma-attract. Kaya yan, importante na ikaw ay always positive, Aries. Yan. Next is Leo. Ano yung oracle card of the day mo? Oracle message mo, Leo? Surprise! Wow! You may be surprised. O baka daw masusurpresa ka, Leo. Ano ba to? Hindi natin alam. Syempre, surprise nga, di ba? So, may paparating sa'yo for sure na ikakasurpresa mo. Ayan. Happening man yan or bagay, no? Hindi ko alam. Next is Sagittarius. Ayan. Oracle card or oracle message mo for today, Sagittarius. Eleven. Wow, sabi nila swerte daw yan. Pero hindi ko alam kung bakit. 11-11 is an important number for twin flames. Yan, symbolizing harmony and balance in soulmates. So, yan. Baka naman ito ay may kinalaman sa iyong person. Or kung hindi mo pa namimit yung twin flame mo. Or may binanggit ba? Soulmate. Yan. Okay? Harmony. So, if ever na hindi naman ito about yung person, ibig sabihin everything is in harmony right now sa sitwasyon mo, Sagittarius. So maswerte pag sinabi natin in harmony, balanse, okay lahat, no? Umaayon sa iyo. Good, no? So this is pagiging okay, pagiging in harmony, in sync with the universe. Yan.
Next, Taurus. Yan. Okay, Oracle card, Oracle message for you, Taurus. Panoorin nyo na lang yung intro video pagdating sa mga gusto mag-avail ng personal reading. Ay, sandali. Madulas masyado kasi itong cards na to. Spirit. Your spirit is about to be sublimated. Magbago. So, ito, bago kasi itong deck ko, guys, eh. Pero ang sinasabi kasi dito, may kinalaman siya sa spirit mo, about to be sublimated. So, siguro ikaw ay dumaraan sa isang spiritual awakening. Feeling ko this is a spiritual leveling up. Malalim, no? Medyo mahirap i-explain yan, pero limbawa, may pinagdaanan ka na ano, matitinding pagsubok sa buhay mo or yung life-changing situations. Yun, sabihin na natin ganun. Kaya parang ikaw, parang na-transform ka. Ikaw, yung whole na pagkatao mo, parang na-transform. Yun. Yun yung intindi ko, ah. Hindi ko alam kung tama ako, pero yan. Spiritual awakening ito. Okay? Virgo. Excuse me. Test. Uy, mukhang may mga ano, pagsubok ngayon si Virgo. Your strengths and weaknesses are being tested. Ayan na nga. Oh. Mga pagsubok, Virgo. May mga challenges dito. Hindi lang yung katatagan mo, pati yung weaknesses mo daw ay susubukin. Ayan. Mga ano, mga pwedeng may mga temptation or may mga mahihirap na ano, may mga mahihirap na sitwasyon kang kakaharapin. Kasi, ano eh, dito malalaman kung gaano ka katatag at gaano ka kahina yung kalooban mo. Okay? Capricorn. Recognition. The universe will help you recognize signs and miracles. So, pwedeng may mga miracles na paparating sa'yo. May binabanggit din kasi dito about miracles. Pero it's more on paano mo nare-recognize itong mga dumarating sa buhay mo na mga blessings or miracles. No, kung paano mo ina-acknowledge itong mga dumarating sa iyo. Paano mo ba sila tinatanggap? Ano ba ang perception mo dun sa nangyari sa iyo na receive mo? Is it a miracle, a blessing, or a curse? Depende na kasi sa iyo yan. Pero ayan, no, you will soon recognize na itong mga nangyayari pala sa iyo recently or mga paparating pa lang sa iyo ay milagro. Okay? Ayan. Medyo madalim tong deck na to. Bago kasi ito, guys. Gemini. Tignan na natin. Yung iba kasi, sorry. Balik ko lang dito kay ano. Capricorn. Yung iba kasi, minsan yung mga nangyayari sa atin, kasi ito yung card mo, recognizing na miracles yung mga dumarating signs, no? Minsan kasi, dumarating sa atin mga pangyayari sa buhay natin, masakit. No? Akala mo parang ikaw yung pinakamalas na tao sa mundo. Bakit naman ganito? Tindi naman ng mga pagsubok nyo, hindi ko na kaya. Pero yung pala, meron palang ano yun, hindi talaga siya dumating sa'yo para ano ka lang, pahirapan. Minsan blessing in disguise yun. So pwede nga feeling ko ganun yun, na marerecognize natin na, uy, yung nangyari pala sa akin ganun ay para iligtas ako dito. So, blessing in disguise, no? Ayan, balik na tayo kay Gemini. Siningit ko lang, pasensya na. Oracle card or oracle message for you, Gemini.
Admiration. It's time to think about everything you appreciate in your partner. So, appreciating kung anong mga meron ka, Gemini, whether sa partner mo to o sa pangkalahatan. Hindi lang naman laging sa jowa itong ano. Pero ibig sabihin na yung mga qualities din na ina-admire mo sa person mo, na-appreciate mo siya. Kasi, kung hindi natin na-appreciate yung tao, natural, walang admiration, hindi mo nga napapansin eh. Diba? Hindi mo nga nare-recognize yung magagandang katangian niya eh. Di paano mo pa, ano yun, paano mo pa hahangaan? So, ito yun, siguro na na-appreciate nyo yung mga tao sa paligid ninyo, hindi lang asawa, jowa. Or na-appreciate nyo ngayon yung mga blessings na meron kayo, hindi lang naman tao. No? Ito ay kung paano natin i-appreciate yung mga grasya na meron tayo, yung kung ano meron tayo. No? Libra, oracle card, oracle message for you ngayong araw na to. Reconciliation, Libra. Learn to reconcile with yourself. May mga bagay na nangyari in the past, Libra, na hanggang ngayon, hindi mo mapatawad ang sarili mo. Hindi lang ibang tao yung pinapatawad, Libra. Minsan, pati sarili natin, dapat nating patawarin para makamove on tayo. At yun yung mensahe para sa'yo. Okay? Learn to reconcile with yourself. Learn to accept, no? Tao lang naman tayo, nagkakamali. At may mga time na hindi naman, sabihin na natin nga, nagkamali ka nga, pwedeng talagang ginusto mo. Pero kasi ano eh, nangyari na yon. Ang importante, na-realize mo na nagkamali ka, and tanggapin mo yon, patawarin mo yung sarili mo para makamove on ka. Aquarius, boundary, having sensible boundaries is important. Merong mga lumalagpas sa boundaries. Kailangan mong gumawa ng boundaries. Limitasyon, Aquarius. Hindi lahat laging pagbibigyan mo, no? Minsan kailangan irespeto din ng iba yung mga limitasyon nila, yung mga boundaries mo. Lahat tayo may ganun. So, pwedeng may mga tao dito na lumalagpas na sila doon sa limit, supposed to be, gandun lang sila. Kasi, siguro masyado kang mabait, masyado kang mapagbigay. No, learn how to say no. Hindi lahat ng oras, pagbibigyan mo yung mga tao. Irespeto mo rin yung sarili mo, Aquarius. Okay? Cancer. Ano yung oracle message or oracle card mo for today, Cancer? Panoorin ninyo yung intro para sa mga interesado sa personal readings. Andun lahat sa umpisa, yung mga detalye. Study. Let love show you how to learn from each other. Ito ay ano eh, feeling ko, coexisting. Paano tayo makikibagay sa iba. Learning how to, paano ba? Makisama. Yung more on na feel ko dito, although study yung sinasabi niya, parang, paano tayo makikipag-coexist sa kapwa natin? Yun yung na feel ko dito sa card na to. Although may binabanggit siya about study, so, pwedeng may mga lessons kang dapat matutunan, no? May, kumbaga tayo, created for a specific purpose, bawat isa sa atin, may mga mission. Ako, naniniwala ako dun, eh.
May mga ipinanganak sila para mag-heal. May mga ipinanganak to inspire. Okay? At ito, ang nafe-feel ko is being a person, ano yung may babahagi natin sa kapwa natin and at the same time, paano, ano yung matututunan din natin sa ibang kapwa natin. Yun more on yun yung parang nafe-feel ko dito sa card mo, Cancer. Okay? Scorpio. Oracle card, oracle message for you today. Challenge. Uy. All true soul connections involve challenges that can be overcome together. Meron binabanggit dito about soul connections. So whether ito ay romantic, family, or hindi na connection, ibig sabihin may mga challenge ngayon or may mga challenges na paparating sa'yo. Pati na rin dito sa mga loved ones mo, no, na ito ay something na kailangan ninyong ma-survive as a whole, as a group, or as a family, or as a couple. Kumbaga, may mga challenges kayong kakaharapin na ma-overcome ninyo yan kung magtutulong-tulong kayo. Yun yung nakikita, no? Overcoming together, eh. Overcoming together itong mga challenges na kakaharapin niya. So, siguro, hindi lang itong pagsubok na ito nakapokus sa'yo, kung hindi, doon sa mga, ano mo, kasama mo, like family, ganun, yan. As a group. So, all true soul connections involve challenges that can be overcome. So, yan. Meron siguro mga challenges dito na makakaharap mo, Scorpio, na masusurvive mo yun dahil dinamayan ka or meron kayong unity, no? Ayan, couple man yan or family. Pisces, last but not least, oracle message, oracle card mo for today. Past life, we reunite with our loved ones over and over in different lives. So, iba naniniwala sila sa past life. Ako hindi ko alam, 50-50. So, hindi naman kasi lahat naniniwala sa past life. Pero may binabanggit dito. Hindi mo man na kasama ngayon etong loved one mo, maaaring sa kabilang buhay, magjo-join kayo together, magiging magkasama kayo uli. Yun, parang medyo naniniwala ako doon. No? Ayan, sinasabi kasi dito eh, pwedeng ma-reunite ka uli dito sa mga mahal mo sa buhay. Hindi man sa buhay nito, pwedeng sa susunod. Okay, Pisces? Thank you, everyone. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Take care and God bless.